Ako kasi nung bata ako, na kukwentuhan ako ng mama ko na pag nag-iipon daw sa alkansya, lagi may nagkakasakit, kaya nagagastos lang din, o kaya meron daw emergency. Ayaw mo na mag-ipon kasi para nauubos lang din yung ipon mo. Siyempre, kung ano yung sinabi sa atin ng parents natin, yun yung pinaniniwalaan natin. Pero later on, mas na-appreciate ko yung savings kasi kung wala kang ipon, kapag merong emergency, may dumating na mga sakit, saan ka kukuha ng pera? So good thing na meron kang ipon. So nagkataon lang siguro na kapag nag-iipon ka ay at least ni-ready ka ni Lord na meron kang fund kung mangyari man yun. Yung iba, dahil sa mga wrong beliefs na pag mag-iipon magkakasakit, hindi na nag-iipon, mas nahihirapan sila na makaipon dahil nga sa ganong mindset. Pag-usapan natin itong 7 tips na pwede mong gawin sa mga nahihirapan na makaipon this year. Kung sa tingin mo nakakatulong itong video ko sa iyo, please consider to subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video. Pag-usapan muna natin, ano nga ba ang dahilan kung bakit nahihirapan tayo makaipon? Reason number one is, hindi nagbabudget ng pera. Even ako, nung nag-start ako magtrabaho, hindi naman talaga ako nagbabudget. So, hindi siya naging kaugalian ko na magbudget ng pera. Ito yung isang dahilan kung bakit nahihirapan tayo na makaipon. Alam niyo po ba na yung pagbabudget is a skill talaga po ito? Tip number one, para makaipon ka kung nahihirapan ka makaipon, is dapat matuto kang mag-budget ng pera. Yung mga tao po na gumagawa ng budget is mas ahead sila do sa mga tao na hindi nagba-budget. Bakit? Kasi kapag hindi ka nagba-budget, kung ano lang yung nakita mo na pwedeng pagkagastusan, i-spend mo yung pera mo doon. Pero kung nagba-budget ka, matatanong mo yung sarili mo, pasok ba to sa budget ko or basic needs ba to? Hindi lang basta magagastos yung pera mo into random spending. Kasi ganun yung nangyayari pag wala kang budget. Parang gastos ka lang ng gastos sa kung saan-saan. Paano tayo makakagawa ng realistic na budget? Pwede po nating ibase yun sa actual spending natin. So, paano natin malalaman yung actual spending natin? Which is nagawa ko to noong nag-start ako na mag-ipon. So, hindi ka kasi makakapag-ipon talaga kung hindi mo natatrack yung expenses mo. Pwede ka pong mag-record ng expenses. Pwede ka mag-start lang muna for 1 month. Tingnan mo, pag nagawa mo yun at alam mo na saan dapat yung mga basic needs mo, alam mo na kasi na-record mo na yung actual expenses mo. Pwede naman nang hindi ka na mag-record. Basta makita mo lang yung actual spending. Pero kapag naging addict ka na sa pagre-record, kasi kahit ako ngayon, nagre-record ako ng expenses ko, kahit small amount, nire-record ko siya para alam ko bakit ako nag-negative ngayon, makakapag-adjust ka sa susunod na buwan. Pwede ka rin mag-budget gamit ang 10-20-70 rule. Ito yung pinakamadaling paraan ng pagbabudget. Kung ayaw mo nang medyo masakit sa ulo na pagbabudget, 10% para sa tithes, 20% para sa savings and investment, and then 70% para sa expenses mo. Ito, nag-work sa akin. Aside sa nagre-record ako ng expenses, pagkatanggap ko ng income ko from IMG, nagbabudget na agad ako sa tithes, nagbabudget na agad ako sa savings, tapos nagbabudget na ako for the expenses. Tapos, yung 70% na inalat ko para sa expenses, dun ko ibinabawas yung mga actual spending. So, dun ko nakikita kung may sobra ba dun. Kapag may sobra, idadagdag ko yun dun sa savings. So, yung mga tao daw po na nagbibigay ng time para mag-budget ang nagiging successful talaga sa pag-iipon at pag-iinvest ng pera. Bakit nahihirapan makaipon ang isang tao? Reason number 2, bumibili ng mga bagay on sale. Akala natin, nakakasave tayo ng pera kapag may nakita tayo sa mall na naka 50% off. Nakakita tayo ng TV, 20% off. Uy, makakasave ako ng pera dito kasi discounted. Pero ang tanong, kailangan mo ba ng bagong TV? Nakakita ka ng cellphone, merong libreng printer. Actually, marketing strategy yun ng mga establishment, ng mga businesses. Akala mo, nakasave ka ng pera kapag ginawa mo yun. Pero ang totoo, hindi ka po nakatipid na pagastos ka. Bakit? Kung hindi mo kailangan yung bagay na yon at binili mo, expenses yon. Instead, na sana naipon mo yon. Nagpapadala po tayo masyado sa mga marketing tactics ng mga napapanood natin, ng mga nakikita natin sa social media. Tip number 2 is we should buy things na
kailangan lang natin. Talagang mag-focus lang po tayo sa ating basic needs. So, hindi naman natin kailangan ng mga high-end na mga mamahalin or mga branded na mga damit or sapatos. Hindi natin kailangan yun. Kung gagawin nyo po ito, if you buy things you only need, mas makakaipon po kayo ngayong taon. Isa po sa pinakadahilan bakit maraming Pinoy ang nahihirapan na makaipon ay dahil sa utang. Ang laki ng interest sa credit card or kung personal loan yan, nagugulat ako sa mga nagme-message sa akin na ang mga utang nila umaabot ng 800,000, umaabot ng 500,000. Pero meron din namang iba na medyo mas mababa pero ang laki pa rin nun. Mahirapan ka talaga makaipon kapag hindi mo prioritize na bayaran mo yung mga utang mo. Hinding-hindi ka po talaga makakaahon. Hanggat maaari nga po kung wala kang utang ngayon, huwag mo nang pangkain na gumamit ng credit card pangbili ng mga bagay na hindi naman importante. So, ano yung dapat natin gawin para makaipon tayo? Hanggat maaari, bayaran natin ang utang ng mas mabilis. Kailangan natin malaman yung root cause kung bakit ba tayo nagkautang. Kasi kapag hindi natin alam kung ano ba yung dahilan kung bakit tayo nagkanda utang-utang, hindi po natin may iwasan yun. Ano ba yung halimbawa ng dahilan bakit nagkakautang? Doon muna tayo sa valid reason. May nagkasakit sa pamilya. Pag nagkasakit sa pamilya, walang healthcare. Nagkakautang para may pambayad sa hospital, para may pambiling gamot. Kung meron tayong health insurance, pwede po nating mabawasan sana yung utang or hindi na tayo kailangan mangutang kasi meron tayong healthcare. Nagkakanda utang-utang dahil nag-start ang negosyo, nalugi. Bakit ba nalugi? Baka hindi po nag-aral ng tamang paraan para mapalago yung negosyo or baka hindi tayo nag-i-invest para madagdagan yung skills natin, para makabenta, para mabalik yung puhunan natin at kumita po tayo. Kasi ang purpose naman talaga ng negosyo is kumita, hindi po para tayo ay malugi. Nagkakanda utang-utang dahil sa pagbili ng mga gadget na hindi naman kailangan. So, ano yung root cause nun? Eh, yung pag-overspend natin, yung ating luho. Tanggalin natin yun. So, dapat alam natin yung root cause, bakit tayo nangutang para yun po yung mabigyan natin ng solusyon. Mabayaran na lahat ng utang. Kapag alam mo na yun, yan na. Gagamitan mo na yan ng strategy kung paano mo mababayaran yung mga utang kung madami man yan. So, pwede nyo pong sundin yung debt snowball method po na tinuro ko po yan, na galing po yan kay Dave Ramsey. Parang strategy kung paano mo mababayaran yung mga utang mo from smallest to largest debt balances. Pwede nyo pong panoorin. Kung hanapin nyo lang po sa channel ko yung debt snowball method, makikita nyo na po yun. Kailangan din ng additional income para mabilis mong mabayaran yung mga utang. Pwede rin po i-transfer mo yung balance sa credit card, kung credit card man yan, sa credit card na mababa po yung interest. Meron po ako nakausap noon po, ang ginawa po niya para po mabayaran niya yung credit card balance niya, parang transfer niya nga po sa isang credit card na company din na mas mababa yung interest. Ang nagpapalubog naman talaga sa tao is yung interest. Malaki talaga yung interest. Kasi kung ang binabayaran mo lang sa credit card is yung minimum balance, talaga pong hindi ka makakabayad ng utang. So, kailangan talaga more than sa minimum balance yung babayaran mo. As much as possible din, magkaroon po tayo ng additional income para mabilis po na makabayad ng utang. Yan lang talaga ang pinaka-best way para po mabilis nating mabayaran ang mga utang. At kapag nalampasan mo na yan, makakaipon ka na. Kasi yung supposed to be na binabayad mo sa utang, pwede mo na po yung pang-ipon. So, minsan hindi lang talaga natin hinaharap yung problema, kaya nahihirapan tayo na makaipon. Kaya-kaya mo yung mabayaran basta magkaroon ka lang ng extra income and then huwag ka na ulit bumalik dun sa money habits na mali. Pang-apat na dahilan kung bakit tayo nahihirapan na makaipon is ginagastos ang perang wala pa nga. Marami po ang mga Pinoy na hindi pa nga natatanggap ang sweldo, yan, madalas ko rin marinig yan sa mama ko, ay meron ng paglalaanan. So, ang masaklap pa, hindi pa po nare-receive ang sweldo, ginagastos na. So, marami rin ako nakikita sa social media na parang advance reward ko to sa sarili ko kasi pinagpagurang ko to. So, okay lang naman na i-reward natin yung sarili natin. Pero kung wala pa yung pera, di ba, huwag muna natin gastusin. Paano ginagawa ng karamihan yung paggastos ng perang wala pa nga? Paggamit nga ng credit card. Pag swipe kasi yung credit card, parang walang perang lumabas. So, parang feeling mo, hindi ka nag-spend. Pero ang totoo, on due date, dun mo na lang malalaman or dun na lang mo makikita kung magkano yung nagastos mo. So, ang sarap kasi sa pakiramdam nun eh. Pag nag-shopping ka, wala kang hawak na cash, basta may credit card ka, swipe lang ng swipe, hindi mo na mamalayan. Yung ginastos mo is more than pa sa sweldo mo. Tip number 4 is baguhin po natin ang paggamit ng credit card. Kung hindi po natin maiwasan talaga na alisin ang credit card, pwede po tayo mag-set
ng credit limit para ma-avoid po yung overspending. And kung posible naman po, gupitin na natin lahat ng credit cards kung hindi mo naman talaga kailangan yon, kung hindi mo po makontrol ang sarili mo sa paggamit ng credit card. Ikaw na po ang mag-stop sa sarili mo kung alam mo hindi ka na talaga disiplinado, alam mo talaga na matetempt ka talaga na gamitin yung credit card. Lalo na ngayon, napakadali na lang po maglagay, di ba, sa mga online shopping apps, sa Shopee, Lazada, madali na lang maglagay eh, sa mga Foodpanda, madali na lang maglagay doon ng credit card mo. And pag natetempt ka na gumastos o bumili, ang bilis-bilis lang po na mag-click-click at yung sweldo mo ng katapusan, baka ubus na ngayon pa lang. Baguhin po natin ang mindset natin sa paggamit ng credit card. Kailangan po talaga nating mag-effort na gumastos lang sa mga bagay na kaya mong bayaran on due date. Kung hindi mo ma-let go ang credit card, kailangan mong kontrolin. Kailangan mong disiplinahin ang sarili mo. May advantage naman talaga ang credit cards. Siyempre, mas convenient siya na gamitin. Hindi mo kailangan pumunta pa sa store para mamili. Pag magbubook ka ng flight, usually credit card yung gamit. So, may advantage po siya. Pero, gamitin po natin ng tama. So, reason number 5, bakit nahirapan tayo na makaipon is you are spending your money on things you can't afford. Hindi po ibig sabihin, meron po tayong pera at gusto natin bilhin yung isang bagay, ay dapat bilhin na natin. Kasi kung hindi po tayo nagbabudget, akala natin may pera tayo, pero meron pa pala tayong ibang expenses na mas mahalaga kung na-spend natin doon sa bagay na hindi naman mahalaga. Akala natin, kaya natin, afford natin dahil may cash tayo ngayon, pero pag meron na namang emergency na dumating, wala tayong fund para doon, ano mangyayari? Nga. Tip number 5 is to live within your means or live below your means. Mas maganda nga po na mabuhay ka ng simple, diba? Minsan, dahil sa nainggit tayo sa nakikita natin sa social media or nainggit tayo sa mga nakikita natin sa kaibigan natin or sa family natin na nakakakain sila sa ganitong restaurant or kaya nakakabili sila ng magandang cellphone, minsan nandun yung nakocompare natin yung sarili natin. Kahit hindi natin afford yung bagay na yon, bibilin natin para makasabay tayo sa uso. Kung hindi po kaya talaga ng sweldo natin, mabuhay lang po tayo within our means. Mas maganda nga kung mas malaki yung income mo, huwag mong i-upgrade yung lifestyle mo. Huwag mong dagdagan yung expenses mo. Kasi anong nangyayari po ganito? Ito yung sweldo mo, ito yung expenses mo. So anong nangyayari? Kapag tumaas yung sweldo mo, tinataas mo rin tong expenses mo. Tinataas mo rin tong lifestyle mo. Reason number 6, kung bakit nahihirapan na makaipon, napapaligiran ka ng mga magagastos na tao. Akala mo, nakakatulong sila sa'yo. Minsan yung mga tao, pag may pera ka, nandyan sila. Pero pag wala ka ng pera, wala na sila. Kapag napapaligiran ka ng mga taong magagastos, so syempre ang tendency, mapapagastos ka din. Kapag naudyukan ka na, uy, malibre naman dyan, magpakain ka naman dyan, magpa-burger ka naman dyan, yan ang makaka-no-dons, mapapagastos ka kahit wala yun sa budget. Kaya nahihirapan ka makaipon. Ang gawin mo, tip number 6 is be part of the community of savers and investors. Sabi nga, 'di ba, kung sino daw yung 5 tao na kasama mo, ikaw daw yung product ng 5 people na kasama mo parate. Pero kung ang mga kasama mo ay mga saver, investor, entrepreneur, syempre magiging katulad ka din nila. 2012 po nag-enroll po ako sa IMG and since then malaki na po yung pagbabago sa aking money habits, sa attitude ko, sa perspective ko rin sa buhay dahil nga yung mga nandoon ay gusto nila talaga na makaipon at makapag-invest. If you want to be part of our financial education movement, let me know. Pwede niyo po akong i-message. Pwede ko po kayo mabigyan ng free orientation paano po kayo maging part ng IMG kasi po meron po kaming mission which is to help more people na matuto po talaga na mag-ipon at mag-invest. 30 million people by year 2030. Yan po ang aming financial literacy campaign. Reason number 7. So, hindi mo alam paano mag-ipon at mag-invest. Problem naman talaga, kaya nahihirapan ka makaipon is dahil lack of knowledge. Kung hindi mo alam paano ka mag-iipon at mag-i-invest, katulad ko, last 2012, 27 years old ako noon, hindi ko alam eh na kailangan ko mag-ipon at mag-invest. Nagkaroon ako ng turning point sa buhay ko na ayoko pala na habang buhay is maging empleyado. Meron akong ipon konti lang, pero hindi ko alam na dapat pala mag-ipon ako. For 6 years, parang walang pinapuntahan yung sinisweldo ko noon. Magkano lang yun
naipon ko noon, siguro wala pang 50,000 yung naipon ko noon. Kulang na kulang pa for emergency fund. Ano yung solusyon natin dyan? Tip number 7 ko sa inyo, mag-start po kayo with financial literacy. Kasi kapag may alam ka, alam mo na yung next step na gagawin mo eh. Kapag na-mindset ka talaga na dapat inaaral yung pera, kala natin na normal lang na magtatrabaho ka, tapos kikita ka, tapos after that, wala na. Ganun lang, umiikot lang yung buhay natin. Nandun tayo sa rat race cycle. Trabaho, kita, bayad ng utang, bayad ng expenses, and then trabaho ulit, ganun ulit, paikot-ikot lang. Kailangan po natin pag-aralan paano ba yung pera mag-work din para sa atin. Magbigay po tayo ng time, matuto po tayo how to save and grow your money. Magbasa po tayo ng libro, attend po tayo ng webinar, manood po tayo ng mga videos. Pwede rin po tayo magtanong sa mga tao na ginagawa po yun. Mas maganda po na magtanong tayo dun sa tao na ginagawa po yun, mas maituturo po nila sa inyo kung paano gagawin. And then, tanggapin po natin sa sarili natin na kailangan po natin ng tulong ng ibang tao. Kahit accountant na ako noon na may alam ako sa mga terms, pero hindi ko alam eh kung saan ako magsisimula. So, nag-ask ako ng help, nabasa ako ng libro, nag-enroll ako sa IMG para mas matuto ako kung paano ako makakapag-invest. And even now, nag-aaral pa rin ako, hindi na lang about personal finance, about business, entrepreneurship, kasi kailangan po natin yun eh, para mas marami po tayong cash flow, para mas mabilis po natin na ma-achieve yung mga financial goal natin. Ito pong ebook na to na ginawa ko, ito po yung 8-Step Ipon and Investment Guide. Ginawa ko na po ito for dreamers, sa mga laging nagtatanong po sa akin kung paano po sila magsimula na mag-ipon at mag-invest. Kuha po kayo ng copy nito, libre po ito, makakatulong po ito sa inyo para po makapagsimula kayo na makaipon ngayon taon. Ilalagay ko po ito sa comment section or punta na lang po kayo dito sa bit.ly/dreamers_guide. Wala pong mawawala sa inyo if you read that, mas marami pa po kayong matututunan. So if you have question, iwan nyo lang po dyan sa comment below and then pag-usapan po natin sa susunod. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Kung nakatulong sa iyo ang video ko na to, make sure to like, comment below, and share it para madami ang makakita nitong video. I personally congratulate you for taking the first step towards your goal na magkaroon ng time and financial freedom by watching this video.